Hello mga Spark, kamusta kayo? Welcome back to my channel. At sabit natin ngayon mga Spark, pag-uusapan po natin ng apat na bagay na binibigay ng babae kaya mas nababaliw ang isang lalaki. At kung handa na kayong lahat mga Spark, mag-start up po tayo. At muli, be inspired! At ang unang bagay na binibigay ng isang babae kaya mas nababaliw ang isang lalaki is sapat na oras at atensyon. Yes, Max, pa dyan ang unang bagay na binibigay mo sa isang lalaki kung bakit mas lalo siyang nababaliw sa'yo at mas lalo kanyang minamahal ka in spark. Sapagkat sapat na oras at sapat na atensyon lang ang binibigay mo sa kanya. Totoo yan. Dahil sa marami na nating pag-aaral at sa marami na nating mga vlog ay talaga namang naituro ko na sa inyo na kapag ikaw ay talaga namang sapat lang ang binibigay mo sa isang lalaki, ay siya ang maghahabol sa iyo at mas lalong mababaliw sa iyo sapagkat lagi siyang na-challenge sa iyo. Para bang lagi siyang may gustong hapulin sa iyo, para bang lagi siyang may gustong kunin sa iyo ka-inspire na talaga namang hindi mo ibibigay. At ano yon? Yung sobrang pagmamahal, yung sobrang validation, yung sobrang pagiging needy, yung sobrang kasiguraduhan, yung sobrang confidence sa kanyang sarili na talaga namang hindi na pwedeng makamit sapagkat ka-inspired. E pag ang isang lalaki, itinuring mo na para bang siya na ang talaga namang pinakamahalaga sa'yo. Higit pa sa yung sarili o higit pa sa Diyos, ay ka-inspired. Ang lalaki, talaga namang kahit gano'n pa yung kabait o gano'n ka pa niyang kamahal, ay magbabago yan dahil sa mga pinapakita mo. Dahil sa pagbabago ng kanyang utak at damdamin sa'yo, magpo-pull away yan. Mawawala ng challenge at mystery sa iyo. At magiging low value ka sa kanyang mga mata. Kung ayaw mo mangyari yung mga kinspare, balansihin mo ang bawat bagay. Huwag ka maging needy at talaga namang huwag kang masyadong magbigay ng sobrang atensyon at sobrang panahon sa kanya upang talaga namang hanap-hanapin ka pa rin niya. Ang problema sa inyo, kinspare, kapag kayo ay pumasok sa relasyon, ay binibigay niyo ang lahat-lahat. Lahat ng oras, lahat ng panahon, lahat ng atensyon, lahat ng pagmamahal at ang damdamin at pag-iisip at pagmaalala. Saktong pagmamahal lang, kainspar. Hindi masamang magmahal. Pero kapag sobra na, ay talaga naman, kainspar, makakasamahin sa'yo. Imbis na makatulong sa'yo, imbis na mas mahalin ka niya, ay hindi mangyayari. Dahil yan ang katotohanan. Sa mundong ito, matuto ka na. Matuto kayo sa pagkakamali ng iba na sobrang nagmahal at nasaktan. At matuto kayo sa tagumpay ng iba na nagmahal lang ng sapat at mas nag-focus sa kanyang buhay at nagtagumpay. Totoo yan, Kingspar, sa pagganyan ng buhay, di ba? Minsan, tayo rin na ano rin tayo, para bang nalilito rin tayo na kung sino pa yung mas nagmamahal sa atin na sobra-sobra ay para bang hindi natin napapahalagahan. At kung sino pa yung mga tao na talaga namang hindi tayo masyadong pinapahalagahan, parang hindi tayo masyadong pinapakitaan ng pagmamahal, eh parang yun ba yung hinahabol natin? Naalala nyo ba yung crush nyo? Diba? Kung sino pa yung ayaw sa inyo, kung sino pa hindi kayo pinapansin, yung pa rin yung gustong-gusto nyo. Naalala nyo ba lalaking minamahal nyo? Kahit na ayaw yun sa'yo, kahit na tinataboy ka niya, nag-aabol ka pa rin. Eh natatandaan mo ba yung naniligaw sa'yo, napatay-napatay sa'yo? Eh para bang kahit guwapo siya, parang ayaw mo sa kanya, diba? Eh ganun kayong spada ang laro sa, ano na to, sa utak na tao. Kaya ikaw, magpaka-high-value ka. Huwag kang magpapakita ng sobrang patay na patay sa lalaki, kahit sino pa yan. Upang ang isang lalaki, magkaroon ng interest sa'yo, mag-curious sa'yo. Isipin mo to ka-inspire. Sa mga sabihin natin, isa siyang famous sa kung saan lugar, o sa kung anumang sitwasyon, o sa kung anumang trabaho, sikat siya. Marami nagkakagusto sa kanya. Hinahabol siya at nababalon sa kanya mga tao, pero ka-inspire. Ikaw, wala kang pakialam sa kanya. Sigurado ako kayo, spad, magtataka yan sa iyo. At sa iyo siya mapopokus at sa iyo siya magkakaroon ng interest. Isipin ka niya at malamang sa malamang kayo, spad, ay talaga namang siya ang mag-aabol sa iyo dahil sa pinapakita mo. Hindi ka kasi nagpapakita ng validation sa kanya. Magpaka-high value ka upang magkaroon ka ng pride at confidence sa sarili mo upang hindi ka mag-aabol sa lalaki at sila ang mag-aabol sa iyo sapagkat laging ang isang lalaki o mga kalakihan ay laging naghahabol at nababaliw kapag ang isang babae ay talaga namang mysterious at challenging para sa kanila
ka-inspired. Huwag ka maging easy to get at talaga namang ang isang lalaki. Kahit sapat kapag binigyan mo lang ng sapat na atensyon at sapat na oras, araw-araw, ang lalaki lagi maghahanap sa'yo. Kakahanap at kakaisip niya sa'yo, palagi ka niyang mamahalin at mas mababalot sa'yo, ka-inspired. At ang panong bagay ka-inspired na binibigay ng isang babae kung bakit mas lalong nababalot sa kanyang isang lalaki, ang tunay at tapat na pag-ibig. Yes, mga ka-inspired, sa mundong ito, lalo sa panahon ngayon, at alam niyo yan, natin lahat, na talaga namang parabang napakailap na at konti na lang ang talaga namang mga taong nagmamahal ng tunay at tapat. Ang lahat ay meron ng pride. Ang lahat ay meron ng confident. Ang lahat ay talaga namang akala mo kung sino na sa kanilang mga sarili. Porkit ba marami nag-comment at nag-like, nag-react sa mga post nila, feeling nila napakaganda nila, napakagwapo, at talaga namang napakahalaga. Ang tunay na kagandahan kay Inspire ay ang mga taong marunong magmahal ng tunay at tapat. At marunong magpahalaga at magpakababa kahit gano'n pa siya kataas o kahit malayo ng kanyang narating. Piliin niyo yung mga ganyan tao. Alam niyo mga ka-inspired, kapag ikaw ay isang babaeng tunay at tapat kong magmahal, kahit pasabihin niyo na ka-inspired hindi totoo yan. Bakit? Eh kasi po yung mga naging ex ko, minahal ko naman sila ng tunay at tapat eh. Ka-inspired, kasalanan nila yon. Ikaw, nasa tama ka. Ginagawa mo tama at maniwala ka man sa hindi, babalik sa iyong lahat. Ano yun? Yung mga kabutihan mo. Alin? Yung pagmamahal mo ng tunay at tapat. At sigurado ako, ang Panginoon na hindi nakakalimot, meron at meron siyang ibibigay na isang lalaking para sa iyo talaga. Dahil hindi ka nagbago, hindi ka nagsawa. Saan? Sa paggawa ng mabuti. Ang alin? Ang pagmamahal lang tunay at tapat. Hindi ka nagtataksil at hindi ka nagkukunwari sa iyong sarili. Kaya lagi sinasabi sa inyo, magpakabuti kayo at magpakatotoo sa sino mang makakasama nyo sa inyong buhay o sino mang mamahalin nyo. Kahit mabigo pa kayo, maghintay ka, may darating ka-inspired para sa iyo. At ang lalaking yan ay mas lalong mababalo sa iyo. Ka-inspired, maniwala ka. Minsan nga eh, akala nyo bigo na kayo sa lalaki. Biglang kapag nakamubo na kayo, saka siya maghahab ulit. Saka siya magpaparamdam ulit. Ibang gulo ka-inspired. Ay kasi na-realize nila, yung babaeng to, minahal ako nito ng tunay, minahal ako nito ng tapat. Iba maraming ganyan, kung kailan hiniwalayan ka na niya, pinagpalit ka niya sa iba, naka-move on ka na, matagal ng panahon, wala nang paramdam. Talaga namang parabang ginos ka na niya. Tapos isang araw, bigla siyang magpaparamdam, tatawag o magme-message sa'yo. Eh, diba? Ikaw nang bahala kung i-dumpin mo pa. Or i-ignore mo na. Iniwan ka na nga dati. Ikasalanan nila yan. Dahil hindi nila nakita ang alin. Ang halaga mo. Yan ang problema sa mga tao. Saka lang natin nakikita ang halaga ng isang tao kapag wala na sa atin. Kaya ipakita mo kung gaano ka kahalaga ngayon at kailanman, ka-inspired sa pamamaraang magpakabait ka. At pagdating sa isang relasyon at sa pag-ibig, palagi kang magmahal ng tunay at tapat. At sigurado ako, meron at merong darating sa buhay mo na isang lalaking laging mababalo sa iyo dahil sa pagiging ganyan mo, ka-inspired. At ang pangatlong bagay kay Inspire na binibigay ng isang babae kung bakit mas lalong nababalo sa kanya ang isang lalaki, suporta para sa mga bagay na ginagawa niya. Yes, mga Inspire, kapag ikaw ay isang babae talaga namang supportive sa iyong partner, sa iyong sa mga sekreto, upang ang isang lalaki mas lalo kang pahalagahan sa kanyang buhay, lagi yung tatandaan niya kay Inspire, kaya lagi yung tinuturo sa inyo. Dahil karamihan sa inyo kay Inspire ay talaga namang parabang hindi nagpapakita sa partner nila. Isin sa pinakadahilan din kung bakit naghihiwalay ang magkakarelasyon. Dahil kay Inspire hindi nila makita ang suporta ng partner nila sa kanila. At kung bakit din ka Inspire sa mga dahilan nila kung bakit sila naghahanap ng iba, natutokso sa iba, nagkakaroon ng interest sa iba. Sapagkat kung sino pa yung hindi nila partner, ayun pa yung sumusuporta sa kanila kung bakit sila natutokso at naaagaw ng iba. Kaya mga Inspire, bago mangyari yan, bago siya maagaw ng iba, bago siya lumayo sa'yo, bago siya manamlay sa'yo, bago siya manlamig sa'yo, bago siya matukso sa iba, at talaga namang ka-inspired, bago kayo mag-awit, maghiwalay, ipakita mo ang iyong full support sa kanya mga ginagawa, upang ang isang lalaki ay ma-inspired, ma-motivate, at mas lalong ganahang magmahal, magpahalaga sa iyo. Dahil lagi niyong tatandaan, kapag ikaw hindi nagpapakita suporta sa isang lalaki, matuturn up siya sa iyo, at unti-unting mag-iisip siya, mawawalan siya ng gana sa'yo sapagkat ikaw na mismo ang talaga may nagpapakita sa kanya ng ganyan nang walang suporta sa kanya. Kahit na ka-inspired, sabihin natin na sinusuporta mo siya pero puro ka reklamo sa mga ginagawa niya, hindi totally suporta ka-inspired.
maging masaya ka sa kaligayahan ng partner mo. Lalo na kung wala naman siyang ginagawang masama. Isa kasi yan sa pinaka-main reason kayo sa kung bakit lagi nag-aaway. Diba? Minsan, kung mga bisyo, kung nagiinom, kung gumaga, kung nagsusugal, at kung mali yung ginagawa niya, syempre huwag mo suportahan. Kontrahin mo, ipaglaban mo, pagsabihan mo, gawin mo kung anong tama. Ano man ang mangyari, nasa tama ka. Huwag ka magpakamartir kung gumagawa siya palagi ng masama at hindi siya nagbabago, ka-inspired. Pero kung ang ginagawa naman ng isang lalaki, talaga naman tama naman, at mahal niya yung ginagawa niya, suportahan mo. Lalo na kung hindi naman kanya pinapabayaan at ang inyong pamilya, hindi siya nagpapabaya at hindi siya naging irresponsable. Pero pag ang isang lalaki nagiging irresponsable na dahil sa kanya mga ginagawa, ay kayong spark, kausapin mo siya. At kapag ayaw niya magbago, alam mo na ang gagawin mo, kayong spark. Kung talaga sobra na at hindi mo na kaya. Pero kung okay naman, wala mo siyang ginagawa masama, supportahan mo, mas lalong mababalo sa iyan. Tandaan niyan. Lalo na kapag nagtatagumpay siya, nagsasucess siya, sa alin? Sa mga ginagawa niya at nagiging masaya siya? Sa ano? Sa mga hobbies niya? Sa mga ginagawa niya ay ka-inspired? Tapos nagpapakita ka ng support sa kanya? Ang lalaki mas lalong mababalo sa iyo dahil ka-inspired, nagiging masaya siya sa iyo. Dahil supportive kang partner, supportive kang missis, supportive kang girlfriend. Ang lalaki talaga namang magiging proud sa kanyang sarili na ikaw ang pinili niya, na ikaw ang niligawan niya, na ikaw ang pinakasalan o sinamahan niya. Totoo yung inspired. Since sa mga sikretong tandaan niyan, maging supportive ka sa partner mo. Basta tama lang yung ginagawa niya. Talaga namang kapag yan ang lagi mong binibigay sa kanya, ang suporta sa mga bagay na ginagawa niya, ay ka-inspired ang lalaki ay mas talang mababalo sa iyo, maghanap sa iyo, at magmamahal sa iyo ng sobra ka-inspired. At ang pang-apat na bagay kay Inspire na binibigay ng isang babae kung bakit mas lalong nababalo sa kanya ang isang lalaki is respeto. Yes, Mark Inspire, ang respeto ang isang pinakamahalaga sa isang lalaki. Kaya kung yan ang ibibigay mo sa kanya, palagi kay Inspire, ang lalaki mas lalong mababalo sa iyo. Bakit? Eh kasi mas lalo kang kanyang mamahalin at pahalagahan. Sino bang hindi magpapahalaga at lalayo at mangiiwan sa isang babaeng marunong rumespeto sa kanya? Di po ba ka-inspired? Eh baka kung sakali mang may nanunokso sa kanya, eh baka magdalawang isip siya na kasi yung babae na yan ay magalang sa akin at marespeto. Di po ba ka-inspired? Kaysa naman sa bastos ka, nager ka, mabunganga ka, at talaga naman wala kang respeto kahit sa harap ng mga tao, sa harap ng mga anak nyo, o sa harap ng kanya mga kaibigan. Kahit sabi ating mali yung ginagawa niya, kung wala ka na rin halos respeto sa kanya ka-inspired, at talaga namang hindi mo naman siya kinakausap ng maayos eh. Lagi ko sinasabi sa inyo, palagi kayong mag-usap ng maayos. Dahil kung hindi niyo pag-uusapan ang isang bagay, maiipon niyan dito sa dibdib. At kapag isang araw pumutok ka na, dahil sobra-sobra na, at pumutok na rin siya, dahil sobra-sobra na rin, ay maghihiwalay kayo. Sayang naman ang panahon na ginugol niyo sa isa't isa. At sayang naman ang pagmamahalan niyo na sinimulan nyo sa umpisa pa lang hanggang ngayon ka-inspired. Sayang naman lahat ka-inspired ng na-invest nyo para sa inyong sa isa't isa, ang pagmamahalan nyo. Magrespetuhan kayo dahil ang pagiging marespeto ay sa mga sangkap upang isang lalaki na talaga namang mahalin ka. Dahil kung pag-aaralan nyo mabuti, kung isipin nyo, kung itatanong nyo, kung obserbahan nyo, magtanong pa kayo ay ka-inspired. Pag tinanong nyo sila, ano yung pinakagusto ng mga kalakihan talaga? Isipin, sasabihin nila, babaeng marespeto, magalang, hindi mabunganga, maunawaan ako. Lahat kasi yan, dikit sa respeto eh. Yung maunawain, marespeto yan. Yung mapagpasensya, marespeto yan. Yung mabait, marespeto yan. Yung masipag, marespeto yan. Ka-inspired. Eh talaga namang, kapag ikaw ay marespeto, mas lalong mababalo sa iyong partner. Kaya ayusin mo ang gali mo. Mag-self-improve kasi itsura mo, sa looks mo, sa katawan mo, pero mag-self-improve ka rin sa ugali mo ka-inspired. At isa nga sa pinakapakaingatan mo, ang iyong ugali na pagiging marespeto o respectful sa kanya, sa partner mo, upang mas lalo siyang mabalo sa iyo. Hanapin kanya at ingatan kanya sa kanyang buhay ka-inspired. So Maxport, yun lang po. Na maraming salamat Maxport sa pagtapos po ng vlog na ito. So huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nag-subscribe, ay pa-subscribe na po ang Maxport at click na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po akong upload. Maraming salamat Maxport at mag-iingat po kayong lahat. Mahal ko po kayo.
At muli, be inspired!